Hi everyone! Good morning! Kumusta kayong lahat dyan? So, today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung routine ng mga tao dito sa Australia. Normally, pag Sunday. So, pag Sunday, di ibig sabihin na rest day na nila. Mayroon ding mga ibang tao na nagtatrabaho like me. So, may trabaho ako every second weekend. So, sa 12... Every, tawag dito, a fortnight, parang every fortnight or every half of the month, 2 days lang yung off ko. So, which is last Saturday and last Sunday, yun yung off ko. Ngayon naman, may work ako. Pero bago ako mag-work, mag-grocery muna tayo kasi yun yung ano natin, routine. So, samahan nyo akong mag-grocery. Tawag dito. Pa-petrol muna tayo para hindi tayo maubusan ng petrol, tapos grocery, tapos uwi sa bahay, breakfast. Hindi pa ako nag-breakfast. Time check is 8:45 na. Yung pasok ko naman is 1 o'clock pa naman hanggang 7. Kaso gusto ko kasi mag-grocery ng maaga kasi hindi busy. So ayan, pupunta ako sa grocery. Parang ano lang naman yung supermarket dito. Maraming supermarket na medyo pwede akong pumili kung kahit saan. 5 minutes yung isa, gusto ko yung sa isa parang 7 minutes ata. Kasi medyo malaki siya. Tapos mayroon ding ano doon, petrol. Ay, sobrang mahal ng petrol ngayon dito, guys. Diyos ko. Ano na, parang siguro parang sa Pinas din naman kasi tumaas ata yung sabi ng pamilya ko diyan. 70 pesos ganun per litro. So ayan. So ko sana ipakita sa inyo yung lugar pero wala namang masyadong ngayon eh. Ganap kasi maaga pa. Ito, ano lang. Sunny. Ayun, wala pang masyadong pa spring na dito sa amin. Pero wala pa siyang, hindi pa bumuka lahat yung mga bulaklak, yung blossom, tawag doon. So, ayan. Okay, ito naman yung papunta tayo ng supermarket. So, ano ko lang sa inyo kung ano yung road dito, ayan. Hindi siya gaano traffic ngayon kasi maaga. Pero, i-compare mo dyan sa Pinas ha, iba talaga yung dito kasi disiplinado yung mga tao. Hindi ko naman sinabi na hindi disiplinado yung mga tao dyan. Mga driver pala. Ayun. Kasi mahirap kumuha dito ng lisensya. Especially ngayon. Mag-uumpisa ka na. Ilang taon ka makakuha ng professional license. Kaya yung dumating ako dito, ginamit ko yung yung license ko sa Pinas. Tapos kinonvert ko lang, nag-take ako ng exam. Ayun. So sa mga taong nagbabalak na pumunta dito na galing Pinas, nakukumuha na kayo ng lisensya ng Pinas, drive kayo dito, madali lang naman, pag automatic, madali ka lang matututo, pwede ka na mag-drive kahit ilang weeks lang. Guys, andito tayo sa loob ng supermarket. Medyo hindi ko na kinunan yung mga binili ko kanina. Kasi nabisi ako. Ayan. So ito lang naman yung ganito lang naman yung supermarket dito eh. So may mga aisle pa kagaya din sa atin. Mga ganun. So ayan, ito naman yung mga Asian aisle, international aisle pala. So ayan, 5 kilong bigas, naka-half-price siya, basmati rice, $15, which is nasa 400 something, 500. Ano pong bibili natin? Hmm.
Hinahanap ko yung ano, matcha tea. Pero wala akong makita ng matcha powder eh. Nakabag, ayaw ko na. Laundry na tayo. Bilang ako ng laundry powder. Okay naman guys. So, 2 kilos. Nakaha price. Tingnan tayo sa frozen area. Tapos uwi na. Magbabayad na ako after. So yun lang yung kailangan ko eh. Tingnan natin. Pakita ko sa inyo kung magkano yung nababayaran ko mamaya ha. Hi guys! So andito na tayo sa bahay. Sakit lang. Ngayon, in-unload ko na lahat ng mga grocery. So, grocery ko. Ngayon naman, kasi na-busy ako kanina eh. Gumawa ko ng carrot juice. Nag-breakfast pa ako. So, in-unload ko na lang lahat kasi may mga frozen doon. So, yun. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung nabayaran natin. So, ayan pala yung nabili natin. A total of 29 items, which is 149.62, and that's time 36 ata, or 37 per yung ano dati dollar natin. So sige lang, nakita kong dumi. So ayan yung binili natin, 149. So nakikita nyo naman kung yung presyo, yung patay is $6. Lactose-free na tawag dito. Cream cheese is $7.50. Yogurt na coconut, 500 grams is $5. Roasted capsicum na ano, dip is $3. Yun pa yung mga cauliflower is $3.90. Hindi ko alam kung ilang kilo yun. Parang 1 kilo ata. Potato is $2 for 2 kilograms is $4. Carrot na 5 kilos. Medyo mura lang yung carrots dito is $7.90, which is, kano ba yan? Below 300 something. Bread is medyo mahal. $6.95 for gluten-free. Ano ba to? Chips. And then bread loaf na yung normal lang. $2.70, which is nasa $90. Cornflakes, ayan. Ayan, Brussels sprout, ayan. So, yan yung mga presyo. Yung iba naman dyan is naka-promotion pa siya. Naka-promo siya. So, kaya medyo mura siya. Pero pag walang promotion, medyo mahal talaga siya. So, sa mga dyan, kasi maraming nagbabalak na pumunta dito sa Australia para mag-student visa or tourist visa. Ganun yung gastusin dyan, bukod pa yung sa mga petrol, kasi yung petrol medyo mahal na kung nag-drive ka. At saka yung, di ba kasama yung bigas niyan? Yung bigas dito, 5 kilo yung benta sa supermarket, nasa $36. Magkano ba yung 5 kilos? Pag walang promotion, nasa $36. Depende, basmati kasi yung kinukuha ko kasi nahalo ko siya sa quinoa. Brown rice, hindi ko alam kung magkano yung presyo, pero ganun yung mga presyohan dito. Walang yung 25 na kilo sa atin, wala yun dito. Ano lang siya dito? 5 kilo, so pag may promotion na half price, bumibili ako ng dalawang, tag-5 kilos, tapos sinastock ko. Pero hindi naman ako masyadong kumakain kasi ng rice dito, tapos sinaluan ko pa siya ng quinoa. So yung rice ko, hindi talaga siya nauubos ng madali. So, ano lang, gulay, potato, mga noodles, ganun. Depende kung ano yung naluluto ko. Pero hindi talaga yung rice, tapos ulam, walang ganun masyado. Bihira lang talaga. So, nakakatipid ako sa rice. More on tinapay ako. Vegetables, ganun. Pero hindi, twice a day lang ako makain sa umaga. Tinapay at saka main na pagkain na sa gabi. Kasi mahirap
ano, gutom na ano, pag natutulog ka, hindi ka makakonsentrate. So, yun lang, guys. Sana may nakuha kayo dito sa vlog na to. Tsaka, ano tayo, upload tayo ng upload na. Medyo na-busy lang ako. Few months ago, matagal na ako hindi nakapag-upload eh. Kayo mga short videos lang. So, hopefully, makapag-upload tayo ng, ano, ng videos daily na. Hopefully lang. Okay? Or twice a week, ganun. Oh, dyan muna tayo, guys. At saka, hope you enjoy this video. And then, yeah, see you next time. Bye-bye.